Hello guys, welcome back to my channel. So for today, papakita ko po sa inyo kung paano gamitin yung susunod na tool, which is paint bucket tool or letter G sa shortcut key sa keyboard. So isa na natin, open po tayo ng new file. Ayan, kung mapapansin nyo guys, balik po ulit tayo dito sa color palette. So itong nauna is yung foreground color palette, at tas yung isa naman ay background color palette. So kung mapapansin nyo guys, ayan, create tayo ng new layer. Kung ano po yung nandito na color sa foreground, let's say blue. So, yun po yung maipipaint nung sa paint bucket. Yan. So, kung black naman, ayun yung sa background, swap nyo lang po ito. Yan, yung X sa shortcut key, sa keyboard. Yan. Yan. So, yung mga past videos natin, na-explain ko po yung paano yung swapping, paano po yung explanation nung sa color palette. So, palitan natin, let's say, yung, itong red, yan. Basta po kung ano po yung nandito sa color, sa foreground color palette, yun po yung maipipaint nung sa paint bucket tools, yan. So, erase natin. New layer, gawa tayo ng shape. Yan. Yan, halimbawa guys, punta muna tayo sa rectangular. So, create new layer, ito po yon. Yan. Create tayo ng rectangular shape gamit ang rectangular marquee tool. Yan. Tapos, press lang po natin yung G, letter G sa keyboard. Shortcut key po yun ng paint bucket tool. Ayan. So, color green. Yan. So, deselect po natin to, control D. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, ayan. Etong rectangular shape na color green, ito po yung layer nya. Ayan. So, nagpaint tayo ng color green gamit ang paint bucket tool. So, gawa naman po tayo ng perfect circle. Yan. Hold shift lang po sa keyboard. Yan. Tapos, gawa po tayo ng another new layer para po dito sa round shape. So, this time, palitan natin ng kulay. Gawin natin yellow. Balik po tayo sa paint bucket tool. Yan. Control D para po sa deselect. Yan. So, yung circle or yung round shape nasa ibabaw po ng layer ng rectangular. Yan. So, kung gusto nyo namang ibabaw po itong rectangular, control bracket lang po. Yan. So, sa mga past preview videos po natin, so na-explain ko po lahat yan, shortcut. So mas mainam po kung sa mga hindi pa po nakapanood nung last video natin is panoorin nyo na po para makasunod po tayo sa mga susunod pang tutorial. Yan. So gawa po ulit tayo ng new layer.
bilog po ulit. Ang bawa po is palitan natin ng kulay. Turn natin. Yan. Yan. So yan po yung gamit ng paint bucket tool. And guys, erase muna natin. Gawa ulit po tayo ng layer. Halimbawa po is gagawa po kayo ng folded invitation. Halimbawa po is two folds. Yan. Or turo ko po sa inyo kung paano maghati. Punta po tayo sa view. New guide. Vertical kung patayo. Horizontal kung pahiga. So dito po tayo sa vertical. So gawin natin 50% kasi kalahati po siya. Hatiin po natin yung rectangle. Yan. So yan po yung magsisilbing marker nyo po. Ito po yung gitna. Halimbawa po is gagawa po kayo ng invitation. Ito po yung pinaka fold nya. Yan. So kung gusto nyo namang kada fold may ibang kulay. So let's say blue. And then gawa po ulit tayo ng another shape. Or pwede rin namang pong i-duplicate po natin to. Control J. Tapos letter V para i-drag yan. Saka palitan na lang po natin ng kulay. Yan. Halimbawa green. Letter G. Yan. Ayun guys. So, na-follow nyo po ba? Yan po yung gamit ng paint bucket tool. So, pwede rin namang etong buo. Yan. Or siya pa. Ang buo pa. Yan. Pwede rin mag-line po kayo ng rectangular shape. Yan. Color gray. Palitan lang po natin ng yung kulay. Yan. And so hopefully po na follow nyo po yung sa tutorial natin sa paggamit ng paint bucket tool. Yan. Okay guys, punta naman din po tayo sa or try natin sa three folds. Atin lang po natin yan. Halimbawa, yung gagawin yung invitation is three folds. So, gawa po tayo ng magkakaibang layer. So, layer 1 para dito sa first column. Layer 2 para sa second. Layer 3 para naman dito sa third column. Yan. Halimbawa po is first column marquee tool. Yan. Para sa selection. Tapos paint natin siya ng color. Halimbawa. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Click natin tong pangalawang layer. Kuha po tayo ng rectangular shape na naka-vertical. Halimbawa is mas lighter. Yan. So, halimbawa po is ganito din isa dito. So, pwede nyong palitan. Para makuha nyo po yung accurate na color nito. So, click nyo lang po ito. Click nyo po ito. Ayun. Babalik na po tayo dun. So, marquee tool ulit. Yan. Tapos paint. Yan. So, ayan. May three folds canvas na po kayo para sa layout nyo. Magiging layout nyo sa invitation.
Okay, i-release po natin. Sunod po natin yung gradient tool. Gradient tool. Kung mapapansin nyo guys, meron tong gantong panel dito. So, click nyo lang yan. So, meron siyang naka-default color gradient panel. So, pwede po kayong gumawa nyan guys. So, ganito lang po yun. Halimbawa, yan. Halimbawa po is ganyan. Or, select nyo po ito. Yan. Halimbawa, gusto nyo pong i-save yung gradient na ito. Itong ganito. So, ayan. Save gradients lang po. Tapos, palitan nyo na lang po ng pangalan. Yan. So, ayun na po siya. Nakasave na po siya. Yan. So, kung ano po yung nandito, try nyo po mag, create ng sarili nyong gradient. Kasi, ginagamit din po ito sa pagkukulay. Halimbawa, magkukulay po kayo sa, ng photo nyo, yung mga pictures nyo. Yan. Ito po yung, isa sa pwedeng gamitin. Ayan. So, create tayo ng new layer. Madalas din po itong gamitin sa paggawa ng invitation. Halimbawa, wala ka pong background. Ayan. Halimbawa is, simpleng. So, pwede nyo pong palitan yan. Yan. Pwede rin po dito. And click nyo lang po ito. Click dito. Yan. Depende na po sa inyo kung anong kulay po yung gusto nyo. Yan. Tanggalin po natin itong guideline. So, press V. As in victory. Tapos tapat nyo lang ito. Or, punta po kayo sa view, clear guides. Yan. And guys, so, sana nakaka, kayo. Meron din po tayong linear gradient. Meron po tayong radial gradient. So, ito po yung, tawag dito. Linear gradient. Ito po yan. So, palitan po natin. Punta po tayo sa radial gradient. Ayan. Ayan. Palitan natin. Ayan. Pwede rin naman tayo sa angle gradient. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, pwedeng-pwede nyo na siyang gawing halimbawa, birthday invitation ng mga bata kasi importante dyan makulay. Yan. Meron din po tayo reflected gradient. Yan. Meron din po tayo diamond gradient. Yan. So balik po tayo dun sa angle gradient. Yan. And guys, kung halimbawa gagawa po kayo ng invitation. Ayan. So, mainam na po yan na gawing background. So, layer tayo ng gawa po tayo ng another shape. Ayan. Tapos, paint natin. Balik po tayo, right click, paint bucket. Gawin po natin color white yung foreground palette. Ayan. Tapos, duplicate nyo lang po yan. Ayan. So, as you can see, yung tatlong is pwedeng-pwede nyo na pong lagyan eto ng pictures nung celebrant. Yan. So, yan. Pwede nyo rin lagyan ng design yan. Halimbawa, yan. Right click nyo lang. So, later on, gagawa po tayo ng tutorial regarding po sa paggawa ng invitation para mas ma-follow nyo po maigi.
Yan, so nano ko lang po guys para ano. Yan, tapos halimbawa dito po yung mukha, halimbawa hanap po tayo ng mukha, mukha po ni Madam Beautiful. Ayan po. So halimbawa ganyan po, so pwede nyo na siyang drawing. Ayan, tapos dito na po yung text. Masyadong puta kaya importante kasi siya invitation na readable. Ayan, malinaw. Ayan, so sample lang po to guys ha, para dun sa ano. Ang inaano po natin dito is yung gradient, so at yung background po, eto po yan. So ayun, halimbawa, gawa po ulit tayo ng shape. Ayan. Pwede rin naman pong i-gradient din. Palitan natin yung kulay. Ito guys, huwag nyo, lagi nyo tatandaan na dapat sa kada gawa nyo po ng ano, bagong, halimbawa, ito po, iba po dapat yung layer na itong background, tsaka dito po sa gagawin natin shape. Para just in case na hindi po kayo malito, kasi pag ganito guys parang nakadikit na siya, so hindi nyo po siya maimove. Kung maimove nyo man siya, kasama po yung background. So ayun po, dapat po laging may layer. Ayun, so gradient tool, ayan, ayan. So another layer. Mark Kiki. Oh, palitan naman natin yun. Ito naman. Ayan. And there. Ayun, so hopefully guys na follow nyo po yung ano. So last ano po tayo, ayan, create new layer. Halimbawa po is ito, solid color black is gagawin yung ganito guys. Ayan, click and drag lang po para sa gradient. So pag solid color naman, balik po kayo sa paint bucket tool. Ayan, tapos check nyo lagi kung ano po yung nasa foreground color palette nyo, white. Ayan, create new layer, yan, blue. Ayan, so ayan guys, so hopefully na follow nyo po talaga yung ano tutorial natin regarding sa kung paano gamitin ang paint bucket tool at gradient tool. And then, so sa mga hindi pa po nakapanood ng mga nauna kong video, ipipaste ko po yung link sa description below para makahabol po kayo just in case magkaroon kayo ng interest para po sa mga tutorials po natin. Ayan guys. Tsaka po pala sa pagka may questions po kayo na ano, feel free to comment po para gawan po natin ng paraan. Pagtulungan po natin pagsikapang ano, mas mapadali nyo pong matutunan yung Adobe Photoshop. And guys, so please subscribe po at hit all po natin yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga video tutorials natin. So, thank you guys.